Okay, eto ang tanong. Mas sulit ba talaga kung brand new kumpara sa second hand? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Let's ride! Welcome back sa ating channel, mga kabros. And ito na naman ang inyong kabro para sa ating panibagong video. And tungkol naman to sa ano ba ang advantages and disadvantages kapag bumibili ka ng brand new na motor. So ano ba ang mas maganda, magbabrand new ka na lang ba para sa pinapangarap mong motor, o second hand ka na lang? So yan ang pag-usapan natin. So meron na tayong video about pros and cons ng used bikes. So check nyo na lang yung link sa taas. And for this video naman is pros and cons ng brand new motorcycle, o yung pagbili ng mga bagong motorsiklo. Okay, dun muna tayo sa mga advantages. Number one, reliable. Siyempre, dahil siya ay brand new, wala siyang mga history na maaaring hindi sinasabi sa atin. Dahil siyempre, yun nga, tayo ang unang gagamit ng motor. Wala kang iisipin na baka merong mga sira or baka merong crash history. Wala siyang mga unknown issues. Isa yun sa pinakamagandang makukuha mo kapag bumili ka ng brand new. Yung masasabi mong sigurado ka na ang nabili mo motor ay walang hidden issues. Though may mga nangyayari minsan na kahit brand new, may mga konting problema, may lumalabas na mga defects, pero sobrang bihira nun. Napakababa ng percentage na merong defect yung makukuha mo. So isa sa mga pwede mong i-consider kung may budget ka pag magbabrand new ka, reliable ang motor. Pangalawa, dahil reliable siya, meron kang masasabing peace of mind. So that's the second one. Kasi syempre, iba yung motor na hindi mo alam kung pang-apat, pang-limang may-ari ka na eh. Hindi mo alam kung pinangkakarera ba yan, kung binaklas. Hindi natin alam kung bumangga na ba yan, tapos dinaan sa mga pukpok, tapos pina-repaint, tapos kinailangan ng i-overhaul, tapos hindi na original yung mga parts, alam yun. So iba yung peace of mind once na ang binili mo ay brand new. And then third, you get a lot of options. Once na bumili ka kasi ng brand new, may option ka kung gusto mo ng higher variant or gusto mo ng lower variant, kung gusto mo yung standard version, kung gusto mo ng etong specific na kulay, gusto mo pula, kung gusto mo ng puti. So may choices ka. Hindi ka tuloy kapag second hand kasi, di ba? Kapag natipuan mong motor ay itong, for example, Ninja 650. Ang gusto mo talagang kulay ay white. Pero kulay green lang yung available. Dahil nga second hand, wala kang option. So, yun yung kagandahan kapag brand new. Marami kang options. And then third advantage of buying a brand new bike, siyempre, meron kang warranty from the company. So that adds another peace of mind na naman, di ba? Dahil nga may warranty, so kung magkaroon man ng problema yung motor, as long as hindi mo naman fault, hindi ka mag-aalala kung meron mang mangyaring aberya. Hindi kasi katulad kapag second hand, yan yung tinatawag na as is where is. Ang masaklap doon, hindi pa naging honest sa'yo yung seller. Sinabi walang problema sa ganito, walang problema sa ganyan. Pero sa totoo lang, nakakailang kilometro ka pa lang, umusok na pala. Nakakalayo, hindi ka pa nakakalayo-layo. Kumatok na yung makina. So, ang sasabihin noon, as is where is. So, wala kang reklamo dapat, or wala kang karapatang magreklamo. Kasi sasabihin, dapat nag-brand new ka kung ayaw mo na may problema, di ba? Gaganunin ka pa. Unlike kapag brand new, so may warranty ka, let's say 3 years,
or 100,000 kilometers, whichever comes first. So at least yung sa loob ng 100,000 kilometers or sa loob ng 3 years, masasabi mo na andun yung kampante ka. Kampante ka na ano man ang mangyari, basta hindi mo fault, pwedeng palitan ng kumpanya or pwede nilang ayusin nang walang extra charges. And then next advantage ng mga brand new bikes, mga bros, is wala kang magiging problema when it comes to documents. Kasi may mga nangyayari na pagka second hand or used bike, may nangyayari na mga error sa papel or may mga problema sa documents. Tapos dagdag trabaho pa. Tapos syempre, masakit pa sa ulo yun. Unlike kapag brand new, once na ikaw ay bumili at gusto mong ipangalan sa'yo or kung kanino man, so automatic yun yung mailalagay dun sa documents, sa ORCR. So at least kapag brand new, wala kang problemahin pagdating sa mga papeles. So minsan nadedelay ng konti yung pagdating ng plate number or yung mga ibang mga proof of ownership. Pero at least masasabi mong malinis yung papel at sa'yo talaga yun, dahil yun ang nakalagay sa papel. And of course, last but not least, dahil bago, malamang hindi man 100% ha, pero yung mga technology na latest, yung mga safety features, eh malamang nakalagay dun sa motor na yun. Especially kapag ang bibiliin mo mga high ends. Kasi kapag bumili ka ng second hand, for example, bumili ka ng 2010 na motor, sabi natin big bike, hindi lahat ng motor noon merong ABS. Sample na natin dyan yung mga R1 na below 2011. Ang alam ko walang ABS ang mga 2011 and below na R1. Pero ngayon lahat ng mga motor standard na yan. Hindi man yun yung mga pinakamamahaling motor, merong ABS. Tulad nito, Triumph Trident 660. Hindi ito ang pinakamahal na naked bike, pero meron siyang mga traction control, meron siyang ABS, dual channel, meron siyang assist and slipper clutch. All those techs, TFT display. Tignan nyo naman, ang ganda, diba? Shoutout pala sa owner nito, si PH Moto. Swabing-swabing talaga tong Trident niya, no? Diba? So yun yung kagandahan kapag brand new ang motor. Loaded siya sa features. Hindi man 100% na nandun lahat, pero marami ng mga naidagdag na wala dun sa mga sinaunang model pa. Pero syempre, laging merong disadvantage. So ano naman ang disadvantages ng pagbili ng brand new na motor? So number one is expensive. Siyempre, dahil brand new, mahal talaga siya. Example na lang, ang mga CB650R. Binibenta siya ng, so pagkakaalala ko, is 530,000 mahigit, brand new. Pero makakabili ka ng mga matitino pang model na ganun, or mga same unit, mga 2018, 2019 model, makakabili ka worth 420,000, 410,000, kung suswertein ka pa, 400,000 na lang. So makakatipid ka ng mga 130,000. But you will still experience the same thrill, the same excitement sa brand new. Ang pinag-usapan nating same thrill and excitement is yung power niya, the sound, of course, for lesser price. Kasi syempre gamit na eh. Kailangan mo lang naman maghanap ng matinong unit, so dapat magsama ka ng marunong, like trusted mechanic mo. So yun yung isa sa mga disadvantage naman ng brand new. Ang mahal talaga. And ito naman ang pangalawa. Pagka brand new, ang bilis mag-depreciate. After 3 years, asahan mo yung presyo ng motor mo, bumaba na yun ng mga, sabi mo, ng mga 40%, 30 to 40%. Especially kapag pinag-uusapan natin is mga luxury or mga high-end, mga high-end bikes tulad nito. Kasi ang mga high-end bikes, kahit kotse, ang bilis mag-depreciate. After 3 years,
yung 500,000 worth ng motor, mabibenta mo na lang ng 350. So mga 30% agad ang depreciation nun. Ilagay na lang natin sa 10% per year. And then next disadvantage is, pag brand new, syempre hindi mo pwede ma-test ride. Though may mga iba naman na merong mga demo unit, pero usually kapag medyo mas mamahaling klase na, wala silang mga demo unit eh. So ano ibig sabihin nun? Kailangan mo lang i-feel yung riding position, kailangan mo lang i-feel yung weight niya, pero hindi mo ma-feel yung ano yung pakiramdam kapag umaandar ka na. Unlike kapag ka second hand, pwede mo sabihin na, sir, pwede bang iikot ko lang to mga kahit mga 3 kilometro lang, di ba? At least masusubukan mo kung talagang swak sa'yo yung motor. Kasi kapag gusto mong malaman kung yung motor bagay ba sa riding style mo, maganda masubukan mo. Kasi mahirap magbayad ng malaking halaga, tapos sa huli magsisisi ka kasi hindi pala siya swak sa taste mo. Nadala ka lang ng hype, alam yon, dahil popular siya or sikat siya na ginagamit ng mga sikat na motovloggers, or motor siya ng idol mo, for example, Mark Marquez. May pera ka, bumili ka ng CBR1000RR Fireblade. Pagkatapos yun, sumakay ka, para kang naka-planking dahil hirap na hirap ka na. So andun yung pwede mong pagsisihan na sana adventure bike na lang ang binili ko para comfortable ako, di ba? Kasama mo pa yung jowa mo na mareklamo dahil hindi makaupo ng maayos. And then another one, since brand new, maobliga ka talagang magpa-PMS sa authorized service center. So tulad ng mga ayan, mga kasa. Ang problema, pag sa kasa ka talaga nagpa-PMS, ayun na, yun na talaga. Talagang butas. Butas lahat ng bulsa mo. Dahil medyo may kamahalan talaga kapag sa kasa ka talaga. Tapos kapag hindi ka sa kasa nagpa-PMS, ang sasabihin sa'yo, mabavoid ang warranty. So kung di ka masyadong concerned sa warranty, which I don't really recommend, kasi syempre ayaw mo rin namang mawala yung warranty dahil sayang din. So maobliga ka na sa kasa magpa-PMS. Yun lang, i-ready mo yung bulsa mo, di ba? Lalo na kapag ang motor na binili mo ay hindi ordinaryo. Tapos mga European bikes pa, like mga Ducatis. Ito, ganito, Triumph. So yun, ready ka lang, mag-ready ka lang ng budget. So the question is, sulit ba talaga mag-brand new kumpara sa second hand? Kung akong tatanungin mga kabros, kung mga ordinary bikes lang, like mga underbones na hindi naman sobrang kamahalan, like ang budget is mga 100,000, 80,000, 90,000, mag-brand new ka. At kung kayang-kaya naman ng budget, why not? Ngayon, kapag gusto mo naman ng mga high-end bikes like mga ganito, Trident 660, Z900, na alam mo yon, yung life savings mo na yung pinag-uusapan, lalo na kung mga katulad nating mga hampas lupa. Siyempre, kailangan mag-isip kang mabuti. So, kailan ka ba dapat bumili ng brand new na motor, at especially kung pinag-uusapan natin is high-end bikes? So bilhin mo yung dream bike mo na brand new kung hindi masasacrifice ang budget mo para sa pang-araw-araw na pangangailangan nyo sa pamilya nyo. For example, gusto mong bumili ng Ninja 1000, nasa 700,000 mahigit yun. Tapos maglo-loan ka para dun. Tapos ang magiging monthly mo, for example na lang is 20,000 pesos. Kumari lang. 20,000 pesos. Tapos ang sweldo mo ay 30,000 pesos. So hindi ko i-recommend na bumili ka ng dream bike mo ng brand new. Bakit? Kasi hindi mo rin mai-enjoy kung meron kang brand new na motor pero hindi mo rin mailabas dahil manghihinayang ka sa gasolina ng itatapon mo. So bumili ka ng brand new kapag ka meron kang more than enough na pera na may iwan na net take home mo, sweldo man yan or kita man sa negosyo, na hindi dapat naapektuhan yung budget ng pamilya mo sa araw-araw. Kaya yung iba ang pinipili is second hand kasi same ang feeling, same ang thrill,
same din yung excitement, pero lesser ka naman ng almost half the price. So to make the long story short, if kaya naman ng budget, go for brand new. Pero kung tipong sakto-sakto lang sa buhay, gusto lang matupad ang pangarap na motor, lalo na kung mga big bikes, sports bikes, kung hindi kaya, pwede namang mag-slightly used or second hand. Basta magdala lang kayo ng trusted mechanic. So I hope kahit papano nakapagbigay din tayo ng idea, mga bros. So choice nyo pa rin yan. Kayong makapagsabi niyan kung kaya nyo ang brand new or second hand. So I hope na na-enjoy nyo yung video na to, and I hope na may napulot kayo. Until next video na lang ulit, and this has been your bro na nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.